diesel, eh, generator na diesel ang ginagamit. Hindi bangker. Kaya malinis ang generator. Pero may heater siya, hindi niya na sa heater. Dito ngayon, may butas din dito. Dito may butas din dito, pabilog. May butas din dito. Sa front, mayroon din dito butas sa front. Kasi ang lubid, pwedeng dadaan dito. Yung tinatawag na, dito yung pinto. Kasi dito, limang lubid ang nakakuha niya sa pinto ng kapit. O tatlo. Depende order sa pinto kung ilang lubid ang gamitin. Doon ako ba is kailangan rin tayo? Ganun din dito sa bilak, sa starboard side. Pistol. Mayroon din butas dito, dito ang banda. Para diyan sa lubid dito. Starboard man to, starboard. Hindi na ang asa ko dati kung isa ko. O, di-aitin ko. Di-aitin ko. Di-aitin ko. Di-aitin ko. Di-aitin ko. Tulo-tulo. Kaya alam na nyo kung may papalipresa yung checkmate. Kasi dito sa pump room, marami din trabaho dito sa pump room. Nandun yung kuwala sa heating. Yung steam na dadaan papunta dito sa kubilta, dito nang galing sa pump room ang motor sa ilalim. Kaya di ka na kuhan kasi alam naman asan itong pamprom. Tuturuan ka dito, dito ang daan, pala dito ang daan. Wala namang daanan dito sa front, kaya puro na linya na ito. Dito na sa gilid, or either din sa gilid dito, ano yung makanti dito. Tapos ito, mayroon pa ditong tinawag na yung bridge, pagkano ng bridge. Diyan si Sile kong piloto. Dito maglagalag ang piloto pag tanaw pag padikit na sa pinto. Dito ang piloto. Itingin-tingin. Dito ang wings. Wings ni Tauri. Wings sa bridge. Bridge wing. Dito ang piloto. Tapos piloto. Oh! Starboard side. Oh, 14. 14 ang timonel dito sa loob ng bridge. Eh, tandaan niyo, pagka engine fitter ka, or dig fitter, kailangan mapamilyar mo yung linyada na yan, kasi may mga linyada yan sa tubig daw, pag itis na may sunog, yung fire hydrant, yung parang ganit dito ang fire hydrant. Parang ganit natin. Sa barko ba sir, mayroon din kuwan sa mga natawag na maintenance, lagi ng grasa. Sa mga pipeline, meron nung supply na diba sa pipeline? May, yung sa pipeline, merong steam, di ba? Oo, may steam. Ano pa sir, yung mga... Airline. May linya dito, palagay din. May airline dito sa gilid. Dito sa gilid na may airline diyan. May airline, para sa hangin. Kasi kung kagamit ka ng pang hydraulic na kwan, gamitin mo airline, kahit say, punik ka ng hose, para na mag-chipping, chippingan ninyo ng area, chipping, kasi dahil na kailangan na, ang gamit ito, airline man. Mula yung supply niya, sir. Galing yan sa makina. Pero dito sa pamprong, daraan, sa ilalim loob ng pamprong, aakit yan sa taas. Ano pa sir, airline, tapos? Airline, steam line, cargo line. Ang cargo, may maliit na ito. Pero karamihan sa cargo, malalaki. Mga 12 inches, ba ito? 24. Ang linya na. Dagko. May 3 linya na 24. May 12 na linya na cargo pa rin. Pero may isang linya dito sa bunker line lang talaga. Pupuntas, makina yung kuha na yan, bunker.
Kaya pag bunker lang, dito ka lang, dito lang dito lang pantay. Pantay ka lang dyan na may alam mo naman ang gates dito at saka yung koneksyon. Na may koneksyon na pagpawag ka rin sa hall. Alam na ni Peter yan. Basta pa yung magbunker bunker ta. Dalaga na ni Peter yan. Kita nakaready na. Nandun na yung mga bolts. Stainless na bolts or mga nuts at saka yung ano yung mga tools. Kasize po dito sa bolt na ginagamit dito. Oh, dala na isang pundi yan. Dalahin. May racks na. Kasi pagtanggal mo, di may iwasan yung manobra, yung sobrang bunker. Wala kang racks. Kailangan may racks ka para maagapan ka na nagkalat ng bunker. Itong drip drain ito, itong drip drain ito, may butas dito, pabursa, para sa drain plug, yung tinatawag drain plug. Para paglinis, papaglinis. Dito niya ay bukas. Busahon rin ng balde sa ilalim. Pero yung tanke ba niyan, yan, sir? Dapat pagpupunuin yan o hindi lang? Kalahati lang? Yung tanke lang, bangkir? Oh. Hindi. Di puno nga, palagay din ito ang tangke, hindi ba itong tangke? Hindi pwedeng iapaw dyan. Kasi pag iapaw mo, pag alon-alon, ang bunker, gaganon-ganon din yan, maski yung kargamento, gaganon-ganon din yan pag alon. Di, pag oras na, apawin mo yan, nangyayari cover ka dyan, cover, may mga bolt dyan eh. May mga bolt dyan sa... palagin dito may bolt dito sa ayang cover. Paglabas dyan, pag alon-alon, sisingaw dito. Pagkatapon-tapon ang bangkir, humulog yan doon sa mga flooring. Bawal din yung dumi-dumi yung flooring. So kung si Permiro na pati chipiner. Diyan na kailangan kalupo-lupo pang wheel spill na. Maski tulog ka, gising ka talaga. Alin ang gusto mo, malubog ang barko o matulog ka pa? Gising ka talaga. Minsan, ang alarma sa barko, karamihan sa kasama po magagalit, bakit alarma tapos pag natin wala pala. Yan, ina-alarma rin kung kano ka-alerto ang tao magising. So, false alarm ka kan. Ngayon, kung ang kapitan marunong mag-pulsa alarm yan, tapos walang, lalo na kung tatlong beses na pulsa alarm, pang-apat, totoo na pala. Sunog na. Hindi ka maniwala kasi tatlong beses na pulsa alarm eh. Walang bumangon eh. At yan, si kapitan manggalit sa inyo. Yung pala, pag-pulsa alarm, totoo na pala yun na mayroon ng pangkir na tapon. O else, may nakapoy na ba? Kailangan pag alarm, magising nyo ka, maski tulog ka, pipilit nyo ka, bangon. Kasi ang kabina namin, mayroong telepono. Pagka di ka mamati sa tatlong alarm, tawagan ka sa telepono. Oh, Andre, bakit ka di ka bangon? Ay, bumuray ka ka. Kung nalubog na palang barko, kasama ka sa barko nalubog. Isa lang tulog ng alarma na yan, sir. Ha? Isa lang tulog ng alarma. Iba-iba yan. Ano mga isa? Fire drill, ha? Sa fire. May isa... Abandoned ship. Man overboard. Grounding. At saka, ang sapat ng iba? General alarm. Oh, ipatatanay din alam. Fire alarm. Ito, fire alarm to. Pero, ang alarma nito, hindi pa kapareho. Iba-iba ang tunog. Kaya yun ang pamilyar raw ninyo kung unsa ang tunog sa fire, unsa ang tunog sa abandon, unsa ang tunog sa grounding. Man overboard. May kanya-kanya na kayong assignment. Kung halimbawa man overboard o fire. Pag alarma ang fire, report ka sa fire station pero ganoon na lang suot ka na sa PPE.
Tara nga na mag-report ka doon, di ka nagpapipay eh. Palusuin ka ni Kapitan. Paano yan? Kaya nagpapipay ka na, nagpagpuntanin mo sa station. Kaya yung tawag, master station ha. Master point, sir. Master station. Pagpunta mo dito sa master station, nakasuot ka ng wingsuit. Yung talan, yung permit, pati yung gamit sa helmet sa fire. Tapos magbigay ka agad sa, o kung sa makina ka, sa checkmate, magbigay ka agad ng kwan sa inyong instruction kung ano ang gagawin nyo. Kung sabi mo firefighter ka, dito ka doon sa station mo na andan mo na, ang iba, andan sa fire hose. Ang iba, andan sa fire pump. May nasahin din sa fire pump. Na, katong nai position nga muhawag ang radio, makinig yung ka sa mga instruction. Counting pala sir, counting. Oh, eh, para mo? Last number sir, last number. Higaw mo sir, natabi yung tinagod. Ano yung gagawin nyo nga? Natabi yung tinagod eh. All accounted for. Huh? Ano yung gagawin? Papaligid nitong sa yan ang ano yang paligid ito, paligid ito, paligid ito, dito ang kuwan. Kaya nga pag dadaan kami sa ang tawag dito, yung kiratahan na yung magbantay dito, dito, titingin-tingin pa rin yung kirata, dito ang kapanan. Dito na ang nagwardya, dito sa bridge, dito sa loob. Ayun na ha, ang isa sa iwasan nga delikado, yung mooring line. Before mag-approaching ang barko, ang lahat ng lubid nakapulupot na ito, nakaganoon na sa kuwan. Ang style nila na dito, ganoon. Para pag-arya, madali lang. Nagkana siya ba? Pag-arya. Walang mga piktuhan. Pag-arya nito sa lubid. Kaya, alerto mo pag nag-mooring line ha, kasi yung hindi pa kabisado, maraming diskrasya.